like a Hellcat. Magandang araw nga sa inyo mga ka-hoops. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang top 3 PBA head coaches na posibleng nasa hot seat ngayong season. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell button para maging updated ka sa mga videos natin. So, hindi na nga natin patatagalin ito. Let's go! Nang naging head coach nga ng Phoenix Pulse Fuel Master si Coach Louie Alas noong 2017, ay nadala nga nito ang defensive mentality, intensity, hustle, and fighting spirit para sa Phoenix Pulse Fuel Masters. At nang nakuha pa nga ng Phoenix si Calvin Abueva sa Alaska Aces, ay tila naging isang title contender team sila. At kung saan nga, ay nakapasok pa sila sa 2019 PBA Philippine Cup Semifinals sa kauna-unahang pagkakataon sa kanilang prangkisa. At nang nasuspended nga itong si Calvin Abueva, ay kahit playoffs nga ay hindi pa nila maabot. Isa pa nga dito, ay nawala na din ang pagiging defensive-minded team nila, intensity, hustle, at fighting spirit. Well, para sa akin nga eh, hindi naman siguro sapat na rason na kulang sila, na walang Calvin Abueva. Nandyan pa naman ang mga main gunners nila. At diba, sa basketball nga, coach always find a way para manalo ang team. Si Coach Caloy Garcia nga ang pumalit as a head coach ng Rain or Shine Elasto Painters na magdesisyon si Coach Yeng Giao na mag-sign sa NLEX Road Warriors noong 2016. Sa panibagong journey nga ng Rain or Shine Elasto Painters under Coach Caloy Garcia ay mukha namang walang nagbago sa takbo ng laro ng Rain or Shine. Isa pa din naman ito sa mga malalakas na team sa PBA. Pero habang tumatagal nga, e tila kumukupas ang kulay ng samahan nila sa team. Ito nga ay matapos maglabasan ang mga balibalita na madaming ang key players ng Rain or Shine ang nais ngang magpa-trade. Ito ay dahil sa hindi magandang pamamalakad ni Coach Caloy Garcia sa team. At nang mag-retired nga itong si Chris Chu, ay sinundan pa ng pagka-trade ni Polly, Jericho Cruz, Raymond Almasan, Maverick Anmisi, at tila naging average team na nga lang ang Rain or Shine sa PBA. Marahil may mga nawala ngang key players, ngunit meron din namang pumalit na dekalibring player kagaya ni Ray Nambatak, James Shap, at JV Mokon. Nang tanggalin nga ng TNT katropa itong si Coach Eric Gonzalez, ay agad itong pinalitan ni Coach Bong Ravena at kinuha din si Mark Dickel as active consultant na most of the time nga, eh mukhang siya naman talaga ang nagka-coach ng TNT katropa. Nang si active consultant Mark Dickel na nga ang nag-handle ng TNT, ay kaagad itong bumalik sa pagiging title contender nito. Nagawa nga ni Coach Mark Dickel na maging isang defensive-minded team ang TNT at mag-fourth sa standings ng 2019 PBA Philippine Cup, first sa Commissioner's Cup, na kung saan nga ay nakaharap nila ang mighty San Miguel Beermen sa finals, third sa Governor's Cup, na kung saan naman ay umabot lamang sila sa semifinals matapos talunin ng sister team nito na Meralco Bolts. Isa nga sa mga naging kapansin-pansin kay Coach Mark Dickel ay ang lack of game adjustments nito at pagbabangko sa mga players na hindi niya gusto. Dahilan para maging short ang rotation nito sa mga key players niya. Nang off-season nga ay napapabalita na isasama nga daw sa coaching staff ng TNT Katropa itong si Coach Alex Compton. Gayunpaman ay wala namang nabanggit kung bilang as a head coach ba o part lang ng coaching staff. So, hanggang dito na nga lang muna tayo. Pero bago tayo magtapos, eh hayaan nyo nga muna akong batiin ang mga taong taus-pusong sumusuporta sa akin. Shoutout po sa inyo, RB Ordones. Shoutout din po kay Lynn Dalagan. Shoutout din sa mga Kamarindo Kenyos ko, sa mga vloggers dyan. Ingat po sa ating lahat. God bless.